evening po, magandang gabi po mga ka-hunters, mga tropang tiksay. Magandang gabi po sa atin lahat. Ngayon lang tayo makagawa ulit ng video natin kasi busy sa trabaho. So, sa mga tropa natin tiksay, sa mga viewers, mga subscriber, mga bago po nating subscriber, salamat po sa pananood, pag-support sa akin. So, ingat po tayo palagi. Saman po tayo napupunta, mga ka-hunters, mga tropa. So, ngayon po, gagawa muna tayo ng isang project natin. PCP pump ang gagawin natin. So, ang problema po niya rito, hindi siya makapag-build up daw ng pressure, sabi ng tropa. Pag pinapump niya, hindi siya makapag-build up ng pressure, then itong handle is umaangat. So, nilapit niya sa atin, nagpatulong siya. So, tingnan natin kung kaya natin siyang gawin. Testingin natin siya para malaman natin kung totoo nga, kung tama nga yung sinasabi niya, para malaman natin. So yun guys, testingin natin siya. Gagamit tayo ng plug. Paplagan natin tong quick release niya, tong quick fill valve niya. Ilalak natin, ilalagay natin ng plug. So malalaman natin kung magfa-function nga itong pump natin. Although wala yung unit, so sigurado mayroong maisak na hangin dito. Makikita natin, malalaman natin kung nagpa-pump nga siya, may gauge naman tayo, magre-read siya, at saka kung anong nangyayari dito sa pump natin. So nilagay ko na yung plug niya, ipa-pump na natin. Try natin siya ipump. So ayan, ayaw siya mag-hold, pilit umaangat yung handle, yung pump natin. Ayan. So wala nga siyang, ayaw magbigay ng pressure. Tumatawis na yung tubig niya. Tapon ng coolant niya. Itong pump na to guys, may tubig ito. Itong tubo niya. So yun guys, nakita natin yung problema niya na itong pinaka hand pump niya, itong handle, ay pilit umaangat. So dapat steady lang siya pag i-pinush natin pababa. So mag-i-steady lang siya. Hindi siya kagaya na umaangat. So simulan natin siyang kalagin. Magkalag tayo para makita natin ang kanyang problema. Malamang yung sa one way valve niya sira yung o-ring, and then yung baka piston din, yung sa third stage baka sira na rin yung gasket niya rod. Yun lang naman ng mga posibleng maging sira ganitong klaseng pump. So palagin natin na siya lahat, tuloy-tuloy na natin siyang linisan dahil iba na yung kulay ng tubig na lumalabas niya. Hanggang dito sa gauge may tubig. Tumatagos na yung tubig niya dito guys. Malamang sira yung ano nito. May tubig na siya. Malamang yung one way valve niya sira yung o-ring. Kaya lumulusot yung tubig.
singatan natin to sa pagtatanggal kasi meron itong plastic parang ball bearing. Ingatan natin yung pagtanggal, baka mawaglit, so importante rin po yan. So tingin ko okay pa ito mga ori nyo na to. So guys, hand tight lang ito. Pagtatanggal nitong ito, naka-thread siya. Naka-thread siya dito sa pinaka ilalim. So hand tight lang siya dapat pagka ibabalik natin. Ayun o, sabi ko na eh. Sira yung ano niya, sira yung gasket nung pinaka piston. Marami, linisan natin siya guys. Maraming loob. Malamang yung dumi na yun, yun yung kumakalang doon sa ano, sa one-way bulb niya. Ito yung kanyang one-way bulb. Marami nga siya. Daming dumi. Mga kalawang na tumigas. So yun, linisan natin siya ngayon. Total nakalag na natin siya. Dire-diretso na natin linisan, kumbaga overall na natin siya. Ayan. Sira na rin yung o-ring niya guys dito sa loob. Ito yung o-ring. Ito yung nagsisell nyo sa kanya. So isang ano rin to, isang cost din kaya kung bakit nahuhulog na yung tubig, tumatapon. Sira na siya. So papalitan na rin natin yan. Then itong one way bulb nya, linisan na rin natin. Guys, bulinis na. Then, ito, bulinisan din natin ito. So, itong labas, buwasan natin ang kalawang. Ilihay lang natin siya ng pino. Medyo may tama na rin guys itong ano niya, itong rod niya, itong third stage tube. Yung tinatamaan ng o-ring kinalawang na, so medyo may ilalim na siya, may bewang na, so baka tumagos na rin yung tubig, pero hindi naman siguro ganun kalakas ang tagos ng tubig pag napalitan na natin ang o-ring.
guys yung ano problema niya. Yung pinaka-piston niya. Ngayon, ito yung papalit natin. Ito yung bago, ito yung luma. Yan, sana kumas siya. So, palitan na natin. Yung kaluma. Ito yung bago. Sinasapinan ko siya ng goma para hindi masira yung bago pag inipit natin. Inipit na siya. Sana maging okay siya pag inassemble natin. Orin guys na to, papalitan na rin natin siya. Ito yung kanina dito nakalagay sa loob. Yan yung tumatama. Yan. Yan siya. Dito yan sa loob. Sira na yung orin. Palitan na rin natin. Ah guys, ito yung ipapalit nating orin. Yan. Ito yung sira. Ito yung sira sa ibabaw. Ito yung papalit natin. Tumagas yung tubig. Pinaka-coolant niya. Ngayon guys, tapos sa tubig, kung meron kayong radiator coolant, pwede rin po yun. Mas maganda po yun. Radiator coolant. Anti-corrosion pa rin siya. So, itong bakal na to, itong isang tube natin, hindi siya basta kakalawangin. So, sa ngayon, tubig muna yung gagamitin ko pagka tinesting natin siya. Pero papalitan ko rin yun bukas pag nakabili ako. Tapos, gaya na dati, lagyan natin ng pampadulas. Sarap.
Kasunod guys, tubig. So ibalik natin yung kung gaano kalak, kung gaano kataas tong level ng tubig na to. Hindi na ibalik natin. So kung maaari, hindi yung tama lang na huwag siyang umapaw. O yung maisara natin siya kahit may konting space lang. So ito guys, yung papalit natin tubig. Yan, malinaw na siya. Pinalitan ko na. Ayan guys, may tubig na to. Talagyan ko na siya ng tubig. Yun, bumubuga na siya, pero walang tubig, wala sumasamang tubig. Ibig sabihin na maganda na yung o-ring na nailagay natin, lumapat na siya. So diretso na natin siya assemble. Lagyan natin ng konting aluminum. Konti lang. Tapos lagyan natin ulit yung ball bearing. Guys, nailagay ko na ulit itong plug niya para makita natin kung gagana itong gauge, kung magka-build up ba siya ng pressure. So, testing natin. So, try natin siya i-pump. Yan guys, nasa na siya. Naka-zero. Siya. Yung 6 pumps natin nasa ano na siya, 1,400. Ayan na siya.
So, dagdagan pa natin ng konti. 7. 8. 9. 2,000 PSI na siya, guys. 9 na bomba pa lang. So, ayan, hindi na kusang umaangat yung ano natin. Yung pinaka-tube niya. So, nasa 2,000 PSI na siya. Bali, ano lang yan. 10 pumps. Kasi maigsi lang naman itong kwan. Kumbaga, ito lang yung kinargahan niya eh. Ito lang yung pinuno ng hangin. So, kaya madali siya makapag-build up ng pressure. So, ibig sabihin, yung ipinalit nating piston at mga o-rings ay okay na. So, hindi na rin naglalaro ito. Wala rin tumatagas. So, okay na siya. Isa pa. Bigat na. 12 13 14 3,000 na siya, almost 3,000. 2,900. 15 pumps. So, ayos na. Release natin. Yan. So, yun guys. Na-testing na natin siya. Umakit na yung gauge. So, sa 15 pumps natin, eh, inabot siya ng almost 1,800 PSI. So, sa pagpalit natin ng mga piyesa niya, gaya ng o-ring, yung piston, so nakuha natin yung problema niya. Hindi na to, pag binomba natin, hindi na to kusang umaangat. Hindi kagaya kanina na bago natin siya kalagay na magpalit ang piyesa. Tapos yung pag build up niya ng pressure, eh nakuha rin natin siya kaagad. So hindi tayo nabigo. Tagumpay tayo. Tagumpay mga tropa. Yan. So yun po. Kaya nangyari na naman natin siya, isang project natin, TCP pump, high pressure pump. So magandang klase to tingin ko, yung pump na to. Sa mga tropa natin dyan na meron ganitong problema, eh, sana po makatulong sa inyo. Pag napanood nyo itong video na to, makatulong sa inyo. Kahit kayo, pwede nyo nang magawa yung sarili nyong pump. So hopefully mga next time makapaniksay naman ulit tayo, kasi medyo busy po tayo ngayon sa mga ganitong panahon. May ginagawa din ako. Sa mga viewers, subscribers po natin, salamat po sa inyong patuloy na pag-support sa akin, sa aking channel. Mga katiksay, mga tropang hunter, ingat po tayo palagi sa ating mga pinupuntahang lugar, sa pag-akit sa mga puno, sa mga masusukal na lugar. So yun lang muna po. Salamat po sa panonood. Ingat po tayo palagi, and God bless po.